Hello po mga ka-RDC TV, kumusta po kayo? So, ito po yung part 2 ng ating video nung sa electrical system ng ref. So mga ka-RDC TV, ang i-discuss ko po sa inyo ngayon ay electrical wiring diagram. Kasi mga ka-RDC TV, iba po ang frosting type sa no frost. Kaya mga tinatanong po ninyo ako sa comment section kung bakit daw lumalamig sa bandang freezer, sa bandang ref hindi siya lumalamig. So magkaiba po yan. Pag no frost, yung video po na yun ay ginagawa na. Kapag frosting naman, malamang may internal leak po yan. At yan po ang i-discuss sa mga susunod din pong video. So, ngayon po ang i-discuss ko sa inyo ay electrical wiring diagram ng isang frosting type na refrigerator. Maging ito man ay single door o two door mga ka-RDC TV. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga parts tulad ng relay, OLP, paano ba tanggalin, ano ang purpose ng thermostat ng OLP, yung walang ilaw na ref. Mamaya mga ka-RDC TV, malalaman po ninyo. So gawin po muna natin yung pinaka-diagram niya. So ang compressor po kasi, o compressor natin, ang pinaka, kumbaga, puso ng ating system. So ang merong tatlong letters yan, which is the C, S, and R. Ang ibig sabihin po ng C ay common, yung S ay starting, then yung R ay running. Ayan po mga ka-RDC TV, common, starting, tsaka running. Yan po, yung ulitin ko po, yung compressor natin, kapag hindi umandar yan, sigurado hindi lalamig. So, heart of the system, kumbaga sa tao, siya yung nagbobomba, siya yung nagpapacirculate ng refrigerant o freon sa system. So, kapag hindi umaandar ang compressor, sira ang compressor natin, hindi po lalamig yung ref natin. So, hindi ang isa sa nagpapaandar sa hindi naman po aandar ang ating compressor kung wala siyang electrical system. So ano ba yung mga yon? So nung nakaraan, relay po ang naging sira. So unahin ko lang po yung relay mga ka-RDC TV. Yung relay po nakakabit siya sa starting at saka sa running. So imagine lang po natin, this is the relay. May dalawang butas yung relay. Tapos ito yung line. This is line number 2. Okay. Bakit ko inuna ang line number 2? Kasi the last video po na present ko po sa inyo, ang sira po niya ay relay. So ito yung relay natin. Itong CSNR, ito yung compressor natin mga ka-RDC TV. Pasensya na po kung medyo pangit ang sulat ko ngayon. Kasi po kapag natutuwa ako mga ka-RDC TV ay pumapangit ang aking sulat. Bakit naman po ako natutuwa? Kasi magpi 50,000 subscribers na po tayo. Makakalahati na natin yung silver play button. So mga ka-RDC TV, nakakatuwa. Ayan po, relay ang problema po nung nakaraan. Ngayon po, line 2 pa lang yan. Asa ng line 1? Yung ating common, mga ka-RDC TV, so close up natin, yung common natin, common terminal, dadaan po yan, mayroon pong dadaanan yan na pyesa na ang pangalan ay OLP. Ano ang ibig sabihin ng OLP, mga ka-RDC TV? Ang ibig sabihin ng OLP ay overload protector. So, mula sa pangalan pa lang, alam na natin na may clue na tayo kung ano ang trabaho niya, kung anong gawain niya. So, mayroon siyang pinoprotektahan. Pinoprotektahan niya yung ating compressor, yung ating unit sa overloading. Ayan mga ka-RDC TV. So, ang OLP po ay nakadikit din sa
case ng compressor, ganun din yung relay. So sa diagram natin, nilayo lang natin mga ka-RDCTV. Ngayon po, yung OLP dadaan ulit kay thermostat. Meron pang isang feature si ref natin which is the thermostat. Okay, may sensor yung thermostat natin. TC nakalagay doon, thermostat. So ano naman po itong thermostat mga ka-RDCTV? Term, ibig sabihin temperature. Ito ang kumbaga, if the compressor is the heart of the system, the thermostat is the brain of the system, ika nga mga ka-RDCTV. So siya yung nagdidikta kung aandar na ba yung compressor. So nag-o-open and close contact siya para makadaan yung kuryente upang umandar si compressor. So tuloy-tuloy yan yung ating thermostat, then line 1 na tayo. Ano itong line 1 at line 2? Ito yung plug, nail plug mga ka-RDCTV. Ito yung pinaka male plug po natin. Ayan, pasensya na kayo sa drawing ko. Hindi tayo masyadong magaling mag-drawing eh. Ayan. Okay, line 1, line 2. Male plug po yun. Ngayon, yung may ground din po yan. Hindi na natin ilalagay yung ground po. So, for the sake of ano, i-explain ko lang po sa inyo yung wiring diagram niya. So, line 1, line 2 po yan. So, OLP dumaan siya kay thermostat. So ano pa ang i-emphasize ko lang si thermostat. Si thermostat, brain of the system, ika nga, siya yung nagdidikta kung aandar na ba o magpapahinga muna si compressor. Sabi ni, kunwari, naglagay tayo ng 5 piraso ng plastic ng tubig na gagawin nating yelo. Naglagay tayo sa evaporator. Ay naging yelo na. Yun. Ididikta ni thermostat, compressor, pahinga ka muna. Okay, so mag-o-open contact siya. So for example, this is the thermostat open. Ngayon kapag nakasense ulit siya ng init, magko-close contact ulit yan mga ka-RDCTV. So thermostat, closes and open contact. The contact. Para mag-start ulit yung compressor natin. Ngayon, asaan dito yung ilaw sa ref? Okay, marami ang nagtatanong sa amin sa comment section, bakit daw walang ilaw yung ref? So, dalawa lang ang iti-check natin dyan, which is makikita nyo mamaya, iti-tester natin, makikita nyo mamaya. So, para may ilaw ang ref, unahin natin is yung bulb. Merong bombilya, syempre. Tapos meron ding switch. Ayan. Ito yung bulb, tapos switch. Okay? So yung bulb natin mga ka-RDCTV, mas mauuna siya. Kung papansinin din natin mga ka-RDCTV, naka-parallel siya sa line 1 tsaka sa line 2. Kaya yung iba nagtataka, akala nila meron naman, umaandar naman yung ref namin, may ilaw nga eh. Yun, ang hindi alam ng iba, hindi porke may ilaw umaandar na si compressor. Kasi mas maunang dadaan talaga yung line 1 tsaka line 2 ng ating source mga ka-RDCTV. So kahit na may ilaw yan, walang katiyakan na umaandar yung compressor natin. So kasi naka-parallel siya. So anong i-check natin dyan? Check natin yung bulb, which is sa aming experience ay 90% bulb po ang nagpro-problema. Then 15% switch. Mamaya po makita nyo po kung paano po i-check yan through multimeter mga ka-RDCTV. So multimeter lang po ang ating gagamitin. Ngayon po sa presentation ko po ng wiring diagram na ito, ito po ay sa
prosting po. Iba naman po sa nopros. Sa nopros po kasi merong tawag dito, merong fan, may heater, may thermodis, may timer. So marami, complex na 'yon. Pero ipapaliwanag pa rin po natin 'yan, mga ka-RGCTV. So I hope may natutunan po kayo sa pagpapaliwanag ko ngayon ng wiring diagram ng ating frosting type refrigerator. So mapapanood ninyo mamaya kung paano baklasin, paano i-tester yon. So maraming salamat po at tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood ng ating mga video. Like lang po yung ating video, share ang ating video, subscribe ang ating channel at pakiclick po ang notification bell. So ayan po mga ka-RGCTV. So tuloy-tuloy lang po tayo. Hindi pa po tapos ito kasi may kadugtong pa po ito. Thank you po. Hello po mga ka-RGCTV. Kumusta po kayo? So ito po yung part 2 ng ating video nung sa electrical system ng ref. So paano ba ma-access yung OLP tsaka relay? Ito po makikita nyo. Ito yung kanyang pinaka-case niya. Paano tanggalin ito? I-push nyo lang ng konti. Tapos, ayun po, makikita nyo parang may gumagalaw doon. Tusukin lang po natin yun, mga ka-RGCTV, para ma-access po natin yung OLP at saka relay. Tapos, yan. Pag natanggal na natin itong lock niya, mga ka-RGCTV, yan, ma-access na natin yung relay tsaka OLP. Bago po natin gawin ito, bago ninyo gawin mga ka-RGCTV, siguraduhin ninyo na na-unplug yung unit. Tulad nito, in-unplug ko na. Ulit po, safety first. Huwag nating hayaan na, bago nyo baklasin yung pinakatakip ng OLP tsaka relay ng compressor, ay i-unplug po muna natin ang unit. So, tanggalin ko po ito. Ang pagtanggal po, mauna yung relay. Mauna po yung relay. So, kung minsan, yung ibang OLP, mga ka-RGCTV, ay, yan, pwede pong flat screw. Pwede, uga-ugain nyo na lang. Pwede pong flat screw ang pagtanggal. Kaso wala, nasan yung flat screw ba natin? Yan. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang po, huwag nyong bibiglain. Kapag ano na, maluwag na, kamay na lang. Yan. So, tanggal na siya. So, ito yung relay natin. Iti-tester natin ito, mga ka-RGCTV. Ganun din ito. Ito yung OLP natin. So, tuturuan ko rin po kayo kung paano po i-check kung good pa po yun. So, ito po yung thermostat niya, mga ka-RGCTV. So, paano magtanggal to? Ayun po, may tornilyo sa doon. Tapos, ito, medyo anuin natin siya ng flat screw dito. Hila-hilain lang natin konti. So, konti-konti lang hanggang sa matanggal yung knob. Ayan, tanggal na. Kung ano, hindi nyo kayang flat screw drip. Ayan po yung thermostat natin, mga ka-RGCTV. Hindi po ito ang tornilyo yung tatanggalin nyo, kundi yung nandun sa dulo. Ayun po. Ayun siya. Atin yung mga screws na natatanggal. Ayan. Mas makikita nyo, ayan ang connections niya. Ito yung thermostat natin. So, ito tester natin yan. Ito yung bug holder. So, ito yung ground niya. So, tanggalin ko lang yan. So, dito, tanggalin natin. So, ayan siya mga ka-RGCTV. Kasali sa electrical system ng ref natin, mga ka-RGCTV, yung kanyang cabinet bulb switch. Ito, paano tanggalin ito? Gamit lang kayo ng flat screwdriver. Tapos ang atin nyo, makikita nyo may dalawang, ayun yung wire na tanggal. So ito yung tinatawag na cabinet bulb switch o bulb switch. So iti-tester natin ito mamaya.
So yung iba may wire pa eh. Nakalagay pa yung wire. Ayan o, dalawang wire. So naka-series ito sa bulb. Dito malalaman kung may ilaw. Ito ang nagko-control ng ilaw. Yung ibang cabinet bulb switch mga ka-RTC-TV ay ganito. So, para tanggal the same lang din. Walang ka ng... So, mga ka-RTC-TV, ito yung mga actual na OLP tsaka mga relay po natin. So, pakita ko lang po sa inyo yung OLP. So, pailawin natin para maganda. Yan, may ilaw. Yan. So, ang OLP natin, asan na ba yung OLP natin? Yung dalawang OLP, meron yung pabilog. Meron din yung hindi. So, ito ay halimbawa po ng OLP. Ang klase ng OLP, yung flat, tsaka yung ito yung pabilog. So, overload protector po ito. Ito po yung nagka-cut off, yung lumalagitik pag nag-high ampere. So, protective device po ito ng ating compressor para hindi masunog yung windings niya. Subukan natin siyang testerin. Mga ka-RTC-TV. Yan. Nakita niya. So, sa continuity. Ayan pa. Rinig nyo mga ka-RTC-TV. So, okay. So, ito po isang OLP. So, normally close po ito. Kapag open na po tinester nyo, wala na siyang continuity, sira na siya. Then, ito yung pangalawa. Lagyan natin yung una. Yung isang test prod, tas dito. Ayan. So, good pa po ang OLP na ito. So, ulitin ko kapag tinester ninyo at walang resistance, I mean, walang continuity, sira na po siya. Okay? Sa relay po, tinuro ko na yan. So, shake lang. Shake it, baby. Yan, good po tong relay na to. Nasaan na ba yung mga sirang relay natin? Ito mga sirang relay. Pag shinake nyo yan, wala na. Ayaw nang wala nang continuity doon. Dito meron. Pero doon sa kabila wala. Okay. So, nakuha nyo mga ka-RTC-TV, OLP, tsaka relay. Yung relay madali lang. I-shake nyo lang pag umalog. Sira na. Sigurado. Then, this is the OLP. Ngayon, punta tayo sa thermostat. Ito, thermostat. Ito yung tinatawag na brain of the system. Siya yung nagde-decide kung aandar na ba o magpapahinga muna si compressor. Kung ba kaya nga tinawag na brain. Ito yung thermostat natin. Repeat siya dyan. So, dito natin siya t-test rin. Ayan. Makita natin kung good pa ba to. Ayan. So, kasing mukhang sira na tong thermostat na to. Hindi na wala na siyang continuity mga ka-RTC-TV. So, yun lang po. Ito yung thermostat natin. Sira na. Wala na kasing flash. Bakit walang flash? Tapos, yung isa. Ito naman. Thermostat din. Ayan, wala na din. So, panay sira yung mga thermostat natin na nandito. So, kapag good yung thermostat, may continuity. Point. Pag may continuity mga ka-RTC-TV, good po yung thermostat. Next, yung bumbilya po natin. Pansinin nyo pong mabuti yung bumbilya. Kapag may putol na katulad nun, no, naihiwalay na siya, yun, palitan nyo na po. Mura lang naman po ang bumbilya. 20 pesos lang po ito sa hardware sa mall. 15 pesos, ganun. Basta tignan nyo mabuti, lalo kung umitim na siya, dapat nang palitan. Tapos, meron pa tayong isang bumbilya dito. Ayan, makita natin. Ayun o, medyo ano na siya. Ayun o, gumagalaw-galaw na. So, kailangan na pong palitan ito mga ka-RTC-TV. Next po ay yung switch. Paano kapag okay pa yung bumbilya? Yung switch ang problema. Nasisira din po kasi ang switch. Ngayon po, ang switch po ng
ref baliktad. I-on nga natin to. Yan. Baliktad ang switch niya. Remote. Ibig sabihin, kapag nakabukas siyang ganyan, close contact po yan. Naka-contact siya. Tingnan natin. Yan, marinig nyo. Nagko-contact siya. Pero kapag naka-diin siya, wala. Tingnan nyo. Wala. Pag naka-diin, wala. Bitawan ko. Meron. Diin ko, wala. Bitawan ko, meron. So, kasi ganito nangyayari. Yung pintuan ng ref ninyo, binabangga niya to. Pagbangga niyang ganyan, nagdi-disconnect yung switch. Kaya namamatay yung ilaw. So, ito yung control ng ilaw sa loob. Ito nagko-control. Siyempre, pangit naman. Hindi naman pwede na lagi na lang nakailaw. Masisira yung bulb. So, kailangan may control siya. Diba mga ka-RTCTV? Sa lahat naman ng bagay, kailangan may control tayo. Diba po? Ayan. Ayan mga ka-RTCTV, maliban dito sa switch na to, meron pa. Ito switch din ito. Iba't iba ang itsura, pero pare-parehas lang ng function. So, pag nababangga po ito, off po yung ilaw. Kahit observe ninyo, mamaya, dahan-dahan ninyong isara yung ref ninyo, makikita nyo mag-off. Tapos buksan ninyo mag-on. Dahil dito, nasisira po ito minsan, pero kadalasan bulb talaga. Para magtanggal nito, madali lang, may papakita ko mamaya sa mga video natin. Ayan po mga ka-RTCTV. I hope na may natutunan po muli tayo sa ating video na to. Ini-invite ko po kayo na mag-comment sa baba kung ano po yung mga gusto nyong tanungin, ano yung mga suggestion ninyo. At isa na rin ko pong ini-invite kayo na yung susunod po na video, maganda po yun about sa mechanical ng ref naman natin. So, pakiabangan na lang po mga ka-RDCTV. At nga pala, hindi pa po ako makapag-shoutout ngayon. Maraming nagpapa-shoutout. Ayahan ninyo, meron akong plano na mas maganda sa shoutout. Talagang matutuwa po kayo sa gagawin po natin yon mga ka-RDCTV. Anyway, sa mga subscribers natin dyan, sa mga kababayan natin dyan, lalo na sa North, sa mabandang Ilocos, nakikiramay po ang RDCTV. Nakita naman po natin yung mga namatay nilang mga alagang hayop. So, nakikiramay po ang RDCTV. So, ipanalangin po natin sila at sana maging okay na agad sila. So, hanggang sa muli, ito po ang RDCTV, ang technician ng bayan.